Sa Barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte, naabutan ng reporter's notebook na bit-bit ni Lolo Epifanio Agua, 87 taong gulang, ang kanyang dalawang sako. Laman nito ang ilang gulay na ibinibenta niya. Umaabot raw ng mahigit 20 kilometro ang kanyang nilalakad. Importante kasi sa kanya ang bawat sentimong kinikita sa paglalako ng gulay. Wala din sa ako, kaya naanad naman kong tsuroy. Uwan o init akong gisagubang. Matapos ang ilang oras na paglalako, umuwi na si Lolo Epifanio. Ano po yung laman ng sako ninyo? Bugasin. Konsumo na mo sa akong parisma. Ang akong ibigay gulay, ipalit po na ko. Pagdating sa bahay, mas naintindihan namin kung bakit nagpupursige pa rin si Lolo Epifanio sa kabila ng kanyang katandaan. Hirap na rin makakilos si Lola Conchita, 82 taong gulang, dahil na rin sa katandaan. May 5 silang anak, pero lahat may sarili ng mga pamilya. Kaya di ka magtabawa, wala ba siya kanong akong asawa. Na pero di na kalakaw, practice. Ako lay niya kuan niya diha pagkaon pag-atag. Sa tala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Philippine Statistics Authority, sa mahigit 6 na milyong senior citizens sa bansa, tinatayang nasa halos 3 milyong senior citizen ang may tuturing na indigent o namumuhay sa ilalim ng poverty line. Para hindi maituring na indigent, kailangang kumikita ang isang pamilyang may 5 miyembro ng 9,064 pesos kada buwan o 302 pesos kada araw. Si Lolo Epifanio kumikita lang ng 50 hanggang 100 piso kada araw sa paglalako ng gulay. Ayon sa Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act, lahat ng may edad 60 pataas na mapatutunayang indigent ng DSWD ay dapat makatanggap ng buwanang pensyon na 500 pesos mula sa lokal na pamahalaan. Natatanggap naman ni na Lolo Epifanio at Lola Conchita ang 500 pensyon kada buwan o lumalabas 1,000 piso kada buwan para sa kanilang dalawa. Pero kapos pa rin ito. Kuwang ang palito ng patimala, magdakag o sa kalibaw, huwag mibiling. Ang ikinababahala ngayon ni Lolo Epifanio, ang taniman na pinagkukunan niya ng kabuhayan, natuyo dahil sa pestisidyo na inilalagay ng kabilang taniman. Nakikitanim lang si Lolo Epifanio. Dati siyang sakada sa isang taniman ng tubo kung saan kumikita lang siya ng hanggang 100 piso kada araw. Nang hindi na niya kinaya ang trabaho sa tubuhan, nakitanim na lamang siya ng gulay. Pero maging rito, kakarampot lang ang kinikita niya. Og tigaan ko niya kayuhan akong dawaton, pero di mauhaw ko sa mga yokay. Bas ko pumasabilig niya sa gulay. Panukala naman ng Grupong Coalition of Services of the Elderly o COSE ang pagpapatupad ng Universal Social Pension. Ang una nagiging problema dito, marami yung pagiging subjective ng pagpili. So minsan may kinikilingan,
kapag hindi ka kaanib ng ni ganitong mayor o ng barangay captain, hindi ka napapasama dun sa programa. Siyempre, yung political, tapos yung favoritism din. Dahil nga nakita ito na talagang hindi talaga napo-cover yung talagang mahihirap at saka marami pa talagang nali-left out o naiiwan ng programa, ay nagsusulong na magkaroon ng universal social pension. So, pag sinabi natin universal, ito yung, siyempre, lahat na ng senior citizens ay makatatanggap. Kung ikukumpara sa ibang bansa, isang Pilipinas sa may pinakamababang pensyon para sa mga senior citizen. Kaya naman mula sa 500 piso, isinusulong ng grupo na maitaas sa 1,500 pesos ang buwanang pensyon ng mga matatanda. Malaki yung natutulong ng social pension sa pagkain at saka sa gamot ng nakatatanda. So sa pag-aaral namin, kung meron halimbawa na 1,500 na ibibigay mo sa bawat Pilipino na nakatatanda, it would leave 3 million Filipinos out of poverty. Ang problema ang ilang senior citizen gaya ni na Lolo Epifanio at Lola Esther na pipilitang magbanat ng buto kahit pa sa peligrosong paraan na kadalasan kakarampot lang din ang kita. Wala naman kasing ibang paraan ng pagkakakitaan na nakikita nila sa kanilang lugar. Medyo yung mga nakaraang taon, nandun pa rin tayo sa estado na parang welfare. Kaawaan yung mga senior citizen. Okay, ganito pa lang yung mga programa pa lang natin nun. Hindi pa fully na realize yung potential ng senior citizen. At the same time, ano rin yung pwede niyang maibalik pa, makontribute pa sa bansa natin. Laging ang pagtingin sa senior citizen, ako nasa departure area na yan. Hindi na yan worth ng investment ng government. Gaya ni Lolo Epifanio, paglalako rin ang ikinabubuhay ni Lolo Avelino at Lola Avelina sa Tondo, Maynila. Taong 2016 ang una namin silang makilala. Bulag si Lolo Avelino kaya ang kanyang asawa ang nagsisilbi niyang mata sa pagtitinda. Nang aming balikan si Lolo Avelino nitong nakaraang linggo, nalaman naming pumanaw na si Lola Avelina nitong Pebrero ng taong kasalukuyan. Yung sakit niya na breast cancer, tinatago niya sa akin. Hindi niya sinasabi habang maaga pa. Na may nagkakaroon na pala yung dalawang dede niya, puro bukol. Nagawa mang madala sa ospital si Lola Avelina, huli na para magamot ang sakit na tumama sa kanya. Sumabog na pala yung dalawang dede niya, nagkakaroon na ng nana at saka may halong dugo. Hindi siya interesado sa mga senior citizen dahil hindi niya alam ang edad niya kung ilang taon na siya. Wala siyang mga birth certificate. Sa pagkawala ng asawa, nawalan si Lolo Avelino nang nagsisilbi niyang mga mata. Hindi na rin niya magawang makapaghanap buhay. Wala na akong hanap buhay ngayon. Hindi katulad noon na may maghihila pa sa akin, nakapaghanap buhay pa. Noong buhay pa, parang may mata ko. Dahil siya ang mata ko eh. Sa ngayon, kinukupkup siya ng kanyang anak sa unang asawa. 57 taong gulang ngayon si Lolo Avelino. Hindi pa siya kwalipikado na maging miyembro ng senior citizen. Ngayon, nakitinanong ako ng barangay, ng chairman namin dito, kung ilang taon ka na tay? 1959 ako, December 7, kinikwintan la yun. Ay, hindi ka pa pwede tay. Kabilang sa mga ayuda, ang 20% diskwento at hindi pagbabayad ng VAT o value added tax sa pagbili ng mga gamot, pagbabayad ng professional fee sa mga doktor at serbisyong pangkalusugan at dental. Kasama rin dito ang pamasahe sa sasakyang panlupa, eroplano at barko. Sakop rin ng diskwento ang mga hotel, restaurant at bakasyunan, maging mga punerarya at serbisyo sa libingan sa pagpanaw ng senior citizen. Samantala, si Lolo Avelino, kailangan pang maghintay ng 3 taon bago maging senior citizen at ganap na makakuha ng mga benepisyo. Tulong, financial. Pagdating sa pensyon nila, yung mga resita silang katawan, pangkalusugan, mabibili na nila. Madugtungan na yung buhay. Yung buhay ng matanda.
hangang pagsisikap at katatagan na ipinapakita ni na Lolo Epifanio, Lola Esther, at Lolo Avelino. Hapo at marupok man ang katawan, wala silang tigil sa paghahanap buhay. Kinatanda na nila ang nararanasang kahirapan. Marapat lamang na ang gaya nilang mga matatanda, matutukan at mabigyan ng kinakailangang tulong at ayuda. Dahil kung ano ang kalagayan ng sektor ng mga matatanda, mababakas rin ang kabuuang estado ng isang bansa.